Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Liwanag ng pag-asa, Manny, anong gagawin ko? Galit si Papa sa relasyon natin. At nagbanta siyang ilalayo niya ako sa'yo. Darating na ang tiyahin ko sa isang linggo. Isasama niya ako pabalik ng Amerika. Baka hindi na tayo magkita. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Meron akong lupa sa probinsya. Pamana sa akin ng aking mga magulang. Meron din akong bahay doon na maliit. Unti-unti kong pinapaayos. Ang kaso, kaya mo kaya mamuhay doon. Pagbubungkal lang ng lupa ang kabubuhay natin. Payag ako, Manny. Sasama ako kahit saan. Huwag lang tayong magkalayo. Mami, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong gagawin mo kung ayaw ng mga magulang mo sa lalaking mahal mo? Bakit? Totoo bang na-inlove ka na kay Manny? Akala ko kasi, binibiro mo lang. Kaya ng ex mo. Hindi ko gusto yon. Pakulit lang siya. Pero wala na kami. Hindi ko kasi sinisipot kapag gusto niya makipag-date. Jenny, tapos na ako. Ikaw naman. Ay, ayoko nga. At isa pa, marumi sa katawan ng may tato, para kang galing ng kulungan. Hay naku, Jenny, lagi kang nahuhuli sa uso. Tingnan mo yung tato ko, ang ganda, oh. Jenny, bakit gabi ka na? Saan ka galing? Sa ka-eskwela ko, ho, nag-review kami kasi may exam po kami sa susunod na linggo. Hoy, babae! Huwag mo akong lokohin. May nakapagsabi sa akin na kasama mo raw si Manny. Iwasan mo siya. Hindi kay bagay nung lalaking yun. Sino naman ang makatingdila ang nagsabi sa inyo niyan? Hindi ho masamang tao si Manny. Mabait ho siya. Anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa'yo? Hindi ganya ka-level. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anakan at mga kaibigan natin? Jimmy! Ano ba? Ang ingay-ingay niyo! Balik! Pipilitan ka lang, pwede ba tayong bumalik? Hindi. Mahal kita kahit saan sasama ako sa'yo. Malayo pa ba tayo? Malapit na.
Gusto na. Pare, kumusta na? Pare, mani! Pare! Kamu na! Sige, salamat! Uy! Ang galiba! Mani! Uy! Okay yan, ah! Okay, talaga, oh. Kamusta ka, Mani? Mani, ba? Saldi! Uy, Manny! Oh, kumusta na? Biglaan yata yung uwi mo. Kala ko sa isang linggo ka pa uwi, hindi ko pa natatapos to. Ayos lang yun, pare. Oh, siya nga pala, Saldi. Asawa ko, si Jenny. Jenny, si Saldi. Siya nga pala, kumain na ba kayo? Yun ang hindi pa. May nahuli akong dalag dyan. Tama-tama yan. Yan ang masarap dito. Na yun. Oh, hindi na pinatatagal yan. Halika na. Rose! 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 Bakit ba? Nandiyan pa yung asawa mo? Wala. May papalita ako sa'yo. Halika sa loob tayo mag-usap. Maupo ka. Alam mo ba, dumating na si Manny kaninang tanghali. Ano naman sa akin kung dumating siya? Naku, kung hindi ko pa alam eh. Hanggang ngayon malakas pa rin ang tama mo sa kanya. Pero sorry ka na lang, Day. May kasama siyang babaeng maganda. Feeling ko nga asawa niya na yun eh. Tigilan mo na nga ako. May anak na ako. Magpahinga ka naman. Alam ko, pagod ka na. Sige, tatapusin ko na lang to. Mauna ka na sa kubo. Doon mo na lang ako intent para hindi ka mainip. Pare! Pare! Kailan ka ba dumating? Kamakalawa lang! Ganyan ang pagtatanim. Paano ba? Ganito. Itusok mong maigi. Yan. O, subukan mo. Ah, ganun ba? Damiya mo, tapos ibaon mo. Yan. O, marunong ka na. Manny! Hoy! Sabi ni Jenny, nandito ka raw. Kaya dito na ako tumuloy. O, kumusta na ba yung lakad mo? May balita na ba? Eto, masama na naman ang loob ko. Sabi kasi doon sa ayensya, sa isang buwan pa daw magkakaroon ng opening ng trabaho. Kaya bumalik na lang daw ako. Mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Kung magne-negosyo ka naman, kailangan may puhunan ka. May iaalok sana ako sa'yo eh. Kaso baka tanggihan mo. Ano yun? Thank you.
Pare, napag-usapan na namin to ni Jenny. Kaso lang, sabi ko sa kanya, baka tanggihan mo. Alam mo, pare, diretsuhin mo na lang ako. Ang akin sana kung habang naghahanap ka pa ng trabaho, kung okay sa'yo, tulungan mo muna ako sa bukid. Yun lang ba? Sanay ako dyan. Unang-una, malaki ang utang na loob ko sa'yo, kaya imposibleng tanggihan kita. Kaya kung ano man pare ang may tutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Tatandaan ko yan, ha? Oo, napakasama ako naman kung hindi ko tatanawin ang utang na loob ko sa'yo. Higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa'yo, pare. Tayo na, pare. Naghihintay si Jenny. Sige. Jenny? Mali po sana ang kutub ko na inutil ang aking pagkalalaki. Huwag po sana, Diyos ko. Huwag po sana. Diyos ko, patawarin niyo po sana ako sa aking mga kasalanan. At sa paglabag ko sa aking mga magulang, marami akong bagay na isinakripisyo alang-alang sa aking asawa. Ang tanging hiling ko lang po sana sa inyo ay pagkalooban mo kami ng anak para malubos ang kaligayahan namin ni Manny. Mahal na mahal ko po si Jenny. Ayoko pong mawala siya sa akin. Ah! Oh, ano yun? Kasi ka dito may papalita ako sa'yo. Alam mo, yung anak ni Aling Belen, isang beses lang na jug, buntis na. Totoo ba yun? Eh bakit si Jenny hanggang ngayon hindi pa nabubuntis? Terrible naman. Naku, kay maingay, dumarating na sila. Sayang naman ang pagkalalaki ni Manny, kundi rin lang siya magkakaanak. Oo nga. Eh, paano naman kasi, no? Kung ako pinatulan niya, siguro kahit 10 dosena, mabibigyan ko siya. Oo, oh, talaga? Diba? Oo, tama ka. Ito. May bakante pa ba? Tingnan mo sa loob, baka meron pa. Bakit mga kitang para sa akin? Sa akin? Ilang marami na? Namalas. O, takong ko. Ako pa, ikrayan. Kita mo, ha? Oh, kaya. Oh, kaya na. Tumama ako, ha? Ay, naku, grabe. Ayun lang ako. Oh, ano yun? Ay, naku, mag-iintay na. Ito lang. Ayos yun, ha? Oh, ano? Kita mo, puti-puti. O kayo, huwag kayong mahiya. Sabihin nyo lang sa akin at ulang, ha? Kumuha lang kayo dyan. Okay lang, pare. Bahala. Pare, kayo dyan. Okay. Wala na kayong beer. Kumuha lang kayo. Akong bahala. Sky's the limit, pare. Meron pa. Ha? Yan ang gusto ko sa'yo. Pinasaya mo na naman ang barkada. Paldo na naman si Samuel ngayon. Lalasingin tayo. Hop. Kaya lang, pare. Ang inaalala ko lang, makasunduin na naman si Takusa ng tigre niya asawa. Wala na. Tulog na. Wala na. Tulog na. Okay! Oh. O sige, kampay! Kampay! Woo! Oh, basta bahala. Paano, mga brother, ha? Oo naman. Apanik muna kami sa taas. Ibibigay pa muna. Samuel! Paano naman kami? Oo, talaga? Susunod na lang kayo. Basta bahala ka na sa kanya. Paano bahala dyan, ha? Oh. Oh, sige. Sige. Sige, sige pare. Dalawa na yata bukas ng tatay niyo. Oh, talaga? Ayusin
Ayon sa findings, ikinalulungkot ko sabihin, labis na naapektuhan ng iyong pagkalalaki. Dahil sa pagkakabugbog sa'yo. Oh, anong sabi ng doktor? Hindi ako magsisinungaling sa'yo, Jenny. Ang sabi ng doktor, kailanman hindi na kita mabibigyan ng anak. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko na walang diferensya ang pagkalalaki ko. Ngayong alam mo na, binabalik ko na sa'yo ang kalayaan mo. Anong kalayaan? Anong ibig mong sabihin? Nasa iyo ang desisyon. Kung gusto mo akong iwanan. Jenny, baug ako. Inutil. Wala akong silbi. Manny, mahal kita kahit hindi tayo magkaanak. Huwag lang tayo magkahiwalay. Mahal na mahal kita, Manny. Jenny, anak, pinatatawad ka na namin. Hindi pa uli ang lahat para sa iyong magandang kinabukasan. Sumama ka na sa amin. Tama ang papa mo, anak. Hindi ka sanay sa ganitong klaseng pamumuhay. Alam kong nahihirapan ka na. Mama, papa, masaya na ho ako sa piling ni Manny. Eh, paano mo naman masasabing mas maligaya ka? Eh, pagbubungka lang ng lupang kinabubuhay niyo rito. Hindi ko siya kayang iwanan. Masasanay rin ho ako. Huwag kayong mag-alala, madalas ko ho kayong dadalawin. O sige, kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala. Pero tatandaan mo, laging bukas ang pintuan ng bahay para sa'yo. Oo nga, anak. O siya, sige. Aalis na kami, anak. Lagi mong aalagaan ang sarili mo, ha? Anak, huwag mo kaming kalilimutang dalawin. Opo. Sige po, Mama. Papa. Sige, anak. Nakita ko yung mga magulang mo. Bakit hindi ka pa sumama sa kanila? Nagdesisyon na ako. Kapatin mo nga ako, Manny. Nawala na bang pagtingin mo sa akin? Ganun kita kamahal. Kaya binabalik ko sa'yo ang kalayaan mo. Ipinapangako ko sa'yo, kahit hindi tayo magkaanak, hindi kita iiwan. Pare! Dalo mo na! Inom ka muna! Halika! Upo ka! Pare, special ka sa grupo namin! Muna! Oh, buksan mo na yan para may pulutan si Manny. Pare, mukhang nagkakatuwaan kayo. Ano ba okasyon? Di naman. Saan ka ba galing yan? Diyan lang sa bukid. Manny, may tatanong sana ako sa'yo eh. Pero huwag sanang ikasama ng loob mo. Sige pare, ano ba yun? Bakit ba hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakabuo? Huwag kasing sobrang sipag sa pag-araro sa bukid. Sipagan mo ang pag-araro sa gabi. Baka naman, kulang ka sa teknik. Ituturuan kita! Pare, magaling sumakay itong kalabaw ko. Kaya nga laging puyat si Jenny. Paano mauna na ako sa inyo? Isusuga ko pa itong kalabaw ko kay Jenny. Pare, pa-arbor nga ng Yossi. Siya nga pala, baka hindi mo na nakikita yung kalabaw mo sa laki ng tiyan mo. Ha, 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 ha.
Kanina pa kita hinahanap, ah. Akala ko nasa kwarto ka na. May problema ka ba? Wala. May iniisip lang ako. Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Sa akin. At kay Saldi. Saldi? Bakit naman nasali sa usapan si Saldi? Hindi ba gusto natin magkaanak? Yun nga lang, wala akong kakayahang ibigay ito. Matutulungan tayo ni Saldi. Bakit? May pinapaampun bang anak si Saldi? Jenny, hindi yun ang ibig ko sabihin. Mahal na mahal kita. Meron lang akong papakiusap sa'yo. Hindi kita maintindihan. Sa pamamagitan mo at ni Saldi, magkakaroon tayo ng anak. Hindi ako baboy para ipakasta mo kung kani-kanino lang. Matino akong babae. Jenny, ito lang ang paraan para magkaanak ka. At ito rin ang paraan para mapagtakpan ang kakulangan ko bilang lalaki. Hindi ka naman bulag eh. Hindi ka bingi para baliwalain ang mga naririnig mo sa ibang tao. Kapag nalaman nilang buntis ka, hindi nila ako paghihinalaan na meron akong diferensya. Iniisip ko lang ang sarili mong kapakanan. Paano naman ang dignidad ko? Siguro, nagsasawa ka na. Ito lang ang paraan mo para iwanan mo ko. Bakit, Manny? Nagsasawa ka na ba sa akin? Wala akong ibang intensyon kundi makabuo ng isang pamilya. Masakit din para sa akin. Pero pipilitin kong makayanan. Sa Diyos ka makiusap, hindi kay Saldi o sa akin. Hindi ko kayang gawin ang pinapagawa mo. Lagi naglalaba, no? Naglalaba. Oo, sarap na ng pagkain. Uy, Rodelia! Chismis na naman yan, ha? Naku! Hoy! Puro ko chismis! Latinggero! Chismosa! Eh! Ako si Jenny, paparating tingin mo yung sanya. Wala pa rin pagbabago. Oo. Oo nga. Aling Bilen, pabili nga po ng bagoong. Aba, Jenny, saan mo gagamitin ang bagoong na yan? Baka buntis ka. Buntis ka nga ba, Jenny? Tama kayo. Dalawang buwan na nga akong buntis eh. Talaga? Ay, talaga? Ay, tulungan mo na ako ninang. Oo ba? Sige, dyan na kayo. Aba, buntis ka? Buntis. Salamat nga pala dito sa bigay mo, ha? Nabalitaan ko dumating na mga magulang mo. Ang swerte naman ni Manny, bukod sa maganda ka na, mayaman ka pa. Hindi naman. Oo nga pala. Ano bang nagustuhan mo kay Manny? Hindi naman siya mayaman. Ang layo pa na agwat niyo sa buhay. Hindi ko nga alam eh. Basta naramdaman ko na lang na in love na ako sa kanya. Dumaan muna tayong tindahan. Magtikatlumbote tayo. Inuman, kailan lang tayong huling uminom, ha? Wala naman ibang mapaglilibangan dito, kundi ganun lang eh. Huwag na, pagod pa tayo eh. Eh di, magpahinga na lang muna tayo. Mamayang gabi na lang tayo uminom sa bahay.
Siya nga pala, Saldi, meron akong importanteng sasabihin sa'yo mamaya. Ano yun? Sa bahay na lang. Ano, hintayin kita mamaya. Sige, dito na ako. Kung may kailangan ka pa, nasa loob lang ako ng kwarto. Salamat, Jenny. Saldi, kamusta nga pala yung ina-applyan mo? May resulta na ba? Wala pa rin nangyari hanggang ngayon eh. Ano nga palang pag-uusapan natin? Tutulong ko. May hihilingin akong pabor sa'yo. Kung kaya ko, bakit hindi? Tatapatin kita, Saldi. Pinag-aralan at pinag-isipan ko mga bagay na to bago ko dinesisyonan. Pare, mahirap para sa akin, pero ito lang ang tanging paraan para mabigyan ko ng anak ang asawa ko. Sa nangyari sa'yo, mukhang nahihirapan ka nga. Ano may tutulong ko? Ikaw ang magpupuno ng pagkukulang ko. Ito'y isang magiging lihim lamang. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam na ba ito ni Jenny? Paano kung hindi siya pumayag? Kakausapin ko. Wala nga kasi yung kanina eh. Mukhang pagod na pagod ka eh. Saan ka pupunta? Diyan lang sa bayan. May bibilin lang. Sige. Maganda tubo ng palay natin, no? Oo nga eh. Sarap ang tignan.
Rose! Rose! Dito ako sa kusina! Ano ba, Rose? Rose! May tubig! Oo, nandiyan na! Tubig, oh. Ba't ang tagal mo? Lasing ka na naman. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Eh, anong pakialam mo? Ha? Tanong ka pa ng tanong eh. Alay na, yung tayo sa kwarto. Anong kailangan mo? Ikaw ang may kailangan sa akin. Wala akong kailangan sa'yo. Meron. Kailangan mo makiusap sa akin. May alam ako tungkol sa'yo ni Saldi. Hindi totoo yan. Paano kang makakatanggi? Eh, nakita sinungaling! Ko kayo. Sinungaling! Itiwan mo ako! Ikaw ang sinungaling! Itiwan mo nga ako! Sandali! Mananahimik lang ako kung babayaran mo ako. Para wala akong nakita! Pero Samuel, mukhang palto ka yata ngayon. Ayos lang. Inom pa ng inom. Ikaw naman nagtatanong ka pa, nakikita mo na eh. Manang, isang case pa ang beer. Ayos yan ah. Ati! Oh, okay. Tay, tawag ka ni nanay. Umuwi ka nga! Storbo, umiinom yung tao rito eh. Takusa pala ito eh. Baka maglalatang pa ng balik. Pero huwag naman kayo maingay, baka may makarinig. Maglalagay pa ng papers. Uwi pala ito eh. Ano? Ano, Doktor? Paano makamatay? Uwi! O, oh, sige na! Umuwi ka na! Samuel, si Saldi. Saldi! Daan ka muna dito! Shot muna tayo! Yan na! Upo ko muna dyan. May pupuntahan pa ako eh. Sandali lang! Upo muna! Ang bihira naman. O, oh, inimin mo! Kamusta ka na, Saldi? Ha? Okay lang, naghahanap ng trabaho. Trabaho? Trabaho? Huwag mong pinag-iintindi ang trabaho. Ha? Ako tularan mo. Kahit wala ang trabaho, eh nagkakakwarta. Iba na lang pag-usapan natin, pare. Pare, bakit ba ayaw magkwento tungkol sa buhay mo? Naniligaw ka na ba? Ano bang pinagkakabalahan mo? Naghahanap lang ako ng trabaho. Ayos muna kayo. Una na ako, pare. Maaga pa ako bukas. Pare. Saldi! Alam mo bang ginawa mo? Dahil sa'yo, maaari kami maghiwalay ni Manny. At alam ni Samuel ang nangyari sa atin. At hinihingan niya ako ng pera para hindi malaman ni Manny at ng buong baryo ang nangyari sa atin. Thank you.
Oh, ang dami mong pinamili. Saan galing ang pera mo? Sa isang kaibigan na may pagkakautang sa akin. Ayan, binayaran na ako. Oh, ay sino naman kaibigan yan? Di mo naman kilala eh. Sige na, tignan mo itong mga pinamili ko sa'yo. Wow, ang dami naman ito. Ang ganda. Salamat ah. Panalo ko ah. Yan ah. Malas. Yan talaga buhay. Anong kailangan mo? Naibigay ko ng pera. Kulang pa yon. Wala na ako may ibibigay sa'yo. Ah, ganun ba? Edi ikaw na lang ang bonus ko! Itiwan mo ako! Itiwan mo ako, hayop ka! Palagi ka nalang nakasimangot. Ang ganda-ganda mo pa naman. May regalo sana ako sa'yo. Pero isang ngiti muna. Nalipasan ka lang ng gutom. Hindi, kakakain ko lang kanina. Hayaan mo, bukas sasamahan kita sa doktor. Ako na yan, ako na yan. Halika, Mrs. Binabati kita, Mrs. Ayon sa laki ng matris mo, buntis ka ng 3 buwan. O eto, inumin mo ito ng 2 beses para sa'yo at para sa bata. O, congratulations, mister. Buntis na po si Mrs. Magiging isang ama na po kayo. Tutuloy na ho kami. O, sige po. Congratulations, mister.
Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin dito sa bukid. Ang kataba ng tanim natin. Konting panahon na lang, aanihin na natin to. Mukhang malaking kikitain natin sa darating na anihan. At malaki-laki ang maibabalato ko sa'yo. Salamat, Manny. Para mapaayos ko naman ang kubo ko. Siya nga pala, Saldi. Magpapaalam na kami sa'yo ni Jenny. Napag-usapan na namin na lumipat na matitiran. Yung malayo rito. Pero bakit? May problema ba kayo ni Jenny? Wala naman. Pero mas makakabuti siguro kung kusa na kami lalayo ni Jenny. Alam mo naman mga tao dito sa atin. Manny! Oh, Saldi. May importante sana akong sasabihin sa'yo eh. Tungkol sa asawa mo. May dapat kang malaman. Dapat malaman? Ano yun? Hindi ba nasabi sa'yo ni Jenny ang ginawang pang-aabuso sa kanya ni Samuel? Ano? Anong klaseng pang-aabuso? Pinagtangka ang gasain ni Samuel si Jenny. Totoo ba yun, Jenny? Totoo bang may ginawa sa'yo si Samuel? Money!
inaasahan na sa ganito aabot ang lahat. Kahit asawa ko pa si Samuel, umasa ka. Hindi ko siya kukonsintihin. Pag akong unang-unang makakita sa kanya, ako na mismo magdadala sa kanya sa pulis. Kahit papano, poprotekta mo rin ang asawa mo. Maaaring hindi mo rin sabihin sa amin kung saan siya nagtatago. Sa ngayon po, hindi ko po talaga alam kung saan nagtatago si Samuel. Pero maaasahan niyo po ang aking katapatan. Pag nalaman namin na may kinalaman kayo sa pagtatago ng asawa ninyo, Mrs., madadamay kayo. Maaari na rin namin kayong sampahan ng kaso. Hindi ko po talaga alam kung saan siya nagtatago ngayon. Aasahan po namin ang inyong kooperasyon, Mrs. Tutuloy na ho kami. Sige po, salamat ho. Tayo na. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka babalas niyan sa mga nangyari? Sinira mong buhay ko! Wala akong kasalanan. Hindi ko ginusto yun. Umalis ka na, Saldi! Pero pakinggan mo muna ang gusto kong mangyari. Para din naman sa bata to, ah. Nakita mo na. Lumabas din ang tunay mong hangarin. Hindi ako makakapayag sa pinapakiusap mo. Ako ang ama ng batang dinadala mo, Jenny. Wala kang karapatang angkinin ang batang ito. Baka nakakalimutan mo na may kasundo ang kay ni Manny. Hindi sapat yun. Pagkatao kong pinag-uusapan dito at karapatan ko bilang ama ng dinadala mo na ako ang makakagisnan niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero mahal na kita, Jenny. Patay na si Manny. At hindi siya ang ama ng dinadala mo. Hayaan mo bang walang magis ng ama yung isisilang mo? Sino ka para sabihin yon? Kahit na ikaw ang nagpunla nitong nasa tiyan ko, hindi ka magkakaugat sa puso ko dahil si Manny lang ang nakatanim dito. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Totoo talaga ang mga sinasabi ko sa inyo. Dinig na dinig ko ang pag-uusap nila Saldi at Jenny. Alam nyo, hindi ko akalain magagawa ni Jenny pumatol sa ibang lalaki. Doon pa naman sa kaibigan ng asawa niya. Kung ganon, hindi pala si Manny ang ama ng dinadala ni Jenny. Grabe talaga, nakakahiya. Akala ko eh, matinong babae, yung pala, talipandas. Talaga naman, oh. Naku, nakakahiya. Samuel, narito na asawa mo. Anong balita sa baryo? May mga pulis na nagpunta sa bahay. Hinahanap ka. Ano sabi mo? Alangan namang ituro kita. O sige, mauna na ako. Walang kasama yung bata sa bahay. Mag-ingat ka. Baka masundan ka ng pulis. Oo. Asan yung papeles sa kinatitirigan ng bahay ko? At bakit mo naman hinahanap? Huwag ka na magmaang-maangan. Hindi mo ba alam na kasama yun sa kabayaran ni Manny sa akin? Ang pagkakaalam ko, pera ang napagkasunduan nyo. Pero para sa ikatatahimik mo, ibibigay ko sa'yo. Ayan!
Sabihin mo kay Marshall. Importante lang. Nakailangan ko ang tulong niya. May ipapatrabaho ko sa kanya. Samuel, saan nga pala yun? Eh, gago ka pala eh! Oo, oo, kaya hindi mo pala alam. Sa dating pinunta natin. Oo nga pala. Tira! Muna natin. Saan natin patayin? Pare! Ako na! Hindi na mabubuhay yan. Tara na! Kahit wala ka na, itutuloy ka pa rin ang planong paglayo sa lugar na ito. Kasama ang magiging anak natin. Lalaki siyang ikaw ang kikilalaning ama. Lubos ka rin pinagsisisihan ang minsan akong natukso. Marahil, kung ipinagtapat ko lang sana sa'yo, maaaring natanggap mo ito. Pero ito ang ipinapangako ko. Hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Nagawa sa akin to. Ginawa ko lang nararapat. Mas gugustuhin ko nakabilanggo ka kaysa makita kitang walang buhay. Sige na, tama na yan. Halika na.